both of the teams. Actually, yung next play, EVOS, mas marami silang utility kits available for them para makapag-poke in the early stages of the matchup. Taking a look at Kazen, siya ay nakagamit din ng Demon Slayer, so kaya niyang masabayan yung objective take na ginagawa ni Kyle TZ for Bren Esports. Let's see how the rotations will come up sa unang minuto ng ating laban. At kung nakikita niyo naman, yung pacing dito ni Few at ni Ogwen, same lang din kanina. Actually, tingin ko, Guardian's Barrier pa rin ang kinuha dito ng ni Ogwen. At kung papansin mo, dikit-dikit lang siya sa mga pader. Para kahit papano, ay kahit makakas siya yung Ancestral's Gift, ay kahit papano, binibigyan siya ng konting regeneration. Power of Nature, ang kanyang unang skill. So walang Guardian's Barrier shenanigans na magagaling kay Ogwen as early as now. So sinabayan nila dito yung pwedeng damage ng mid lane ng side ng Bren and even with the Grok. Ngayon naman sa may mid lane kanina, si Alpizo yung nagsuzona. Sila masuzona ng mga players, Ogwen and even Few at the time. And interesting din na parang magkakaroon ng change in terms of the rolling. But yeah, bottom lane natin ay makabang-abang yung laning ng dalawa. And going back to the thought, kanina si Yelly Haze yung may gamit nung Faramis, pero naka-mage emblem. So parang iba sila ng concept ngayon between the two players. Yup, and bukod doon sa nabanggit mo, there's also some rotations na ginagawa nila. They're applying pressure doon sa mid lane. Kita mo, kada lipat ng camera, laging may lagpas kalahati na lang yung natitirang buhay. And at some point, pagdating doon sa mga objective takes natin, yung mga ganong klase ng pokes will be crucial pagdating or will be crucial sa oras na dumating naman yung ating turtle, which is actually spawning right now. Kyle TZ already in level 4. Same goes for Kazen. Both have retributions. Kung ano nga ba, or ano nga ba ang magiging resulta ng turtle take na to. And this is Kyle TZ. Alam niyang nasa kanya yung kalamangan dito in terms of securing yung turtle, Pandora. Unti-unting dumalapit lang at iniikutan at sinusubukan kumuha ng pick-off, pero meron doong knock-up na mangyayari. And Pandora secures the kill against NXP's Alpizo. Sumakto din yung pasok ng mga players ng Bren at that time and even for Few on the real world manipulation. Mahirapan siya to actually lock it down. Ogwen, beautiful wild charge para ma-lock down si Alpizo. Unbeatable din yung lethal counter na napansin natin. And it will just boost the rotations na ginagawa ngayon ng Bren Esports. Leading almost 800. And they want to punch down it again. Mayroon si sa bottom lane. Grabe yung, alam mo yung ramdam na ramdam din ni Donut na talaga siya yung target ng mga players dito ng Bren. So even for next play, was even for Alpizo, yung pressure is really on the middle lane. Napakabilis mag-rotate ngayon ng Bren kasi si Kyle TZ naman ang magta-try na umagaw against Kazen, pero masisecure pa rin yun ni Kazen. Ginamit nila yung Electro Final Blow para masecure yung buff na iyon. Pero si Kyle TZ, if ever man nag-lethal counter siya habang nandun pa sa brush, I think that would have been a steal at madedelay niya dito si Kazen. Pero dito sa may taas, si Renegade at si Pandora ay may onting sapakan na nagaganap. And ito yung downside ng isang Phobius into the early game eh. Kasi kung Esmeralda yan or Reyno, sabihin na lang natin, nag-regen yan kapag sinapaksapak ni Pakito. Pero kasi si Phobius, hindi siya ganong klaseng hero. Kailangan niya muna umuwi if ever. Glad you've mentioned yung lapses and yung disadvantages doon sa laning. Because we're already taking a look at Kazen. Yes, nakaka-secure siya ng kanya mga objectives. Pero kinukulang yung mga jungle creeps na nakukuha niya. Given that there's not a lot of tankiness and durability na humaharap sa kanya. You're talking about Yelly Haze and Alpizo, Valentina and Paramis. Yes, marami kayong kits but you're not very tanky para protektahan yung inyong jungler. So when you take a look at it, Ogwen taking advantage of the moment. Talagang nandun siya sa loob, inaanoy niya yung iba sa mga members kasi alam niya na mag-survive naman siya pagdating ng dulo. And yung gaps between the junglers, one level gap will be the result of that. Pero bottom lane, magkakaroon na ng God Altar para sa side ng next may iwan. Supermarket may iwan doon, pero Pandora is there for the backup doon na tumatakbo para sa kanyang buhay. Nahabol na Shuriken Blades habang si Pandora galing sa top lane at sa may bottom lane, makakakuha pa ng kill. And then Renegade ay mapipilitan na tumakas doon. Kyle TZ ay makikita siya, ginamit na ng retribution. Kyle TZ mo nag-kill against Renegade. At habang nangyari ang bottom lane, naka-chepi pa ng Outer Third Energy Shield si Super Marco. Nasira na yung balance dito na pinapakita ng Bren at NXP. At unang bumiyak noon is yung side ng Bren Esports.
NXPE may plano sila with this Valentina, pero hindi nila na-consider na nandun si Ogwen sa may area at si Super Marco naman, katulad ng sinabi ni Chantel, ang ganda ng isang Benedetta laban sa kanya, and nakita niyo naman kung ano nangyari sa kanya doon. Conversions after conversions ang ginagawa ng parehas na kupunan, but Bren taking most part of that. Ito si Pandora na ngayon ay nagka-cut ng waves. Kahit na Rene J is actually somewhat of an innate counter doon sa Pakito, nakikita mo yung confidence given na nabibuild up na rin naman yung gold lead. We're talking about almost 2K pagdating sa kayamanan ngayon ng Bren Esports and Xplay Evos. They're forced to assist Donut, so there's not a lot of man nandun sa gitna na nandoon sa middle lane, and Rene J needs to be able to keep them all in place, dahil kung hindi, masisira na naman yung balance na na-mention nyo kanina. The laning stage. Sabihin na lang natin for the Pakito, counter kapag ka naglalaban-laban na at hindi siya yung primary target. Pero kasi kapag ka laning at wala pa kayong mga ultimate, anong gagawin ng mga Astaros Eye mo sa mga suntok para sa suntok ng isang Pakito? Oh, tuloy-tuloy yun eh. Yung suntok, syempre, pwede ka mag-juggle-juggle. Pero yung lang, juggle-juggle, called out na gramita ni LP. So habang yung si Kazen ay papasok na rin, pero test lang muna ng mga skills. Disengage para sa ating mga players. NXPE, nag-group up na sila dito, nagka-clump up na sila sa isang lugar. Tatlong members ng side ng NXPE ang nandito sa may bot lane. At ang ginagawa lang nila is trying to give Donut a bit of a breathing room. Kumbaga, binibigyan nila ng onting space si Donut para kahit papano ay makabawi sa kanyang pag-farm. Habang nangyari yung lahat, Turtle goes to the side of Bren Esports. Kumutikan pa si Elpizo. Yun na nga eh, but doon sa mga nabanggit nyo kanina, there were a lot of skills na nakomit ngayon ng Nextplay Evos. There's your Flicker. And bukod pa doon, yung Alecto Final Blow din kasi. So nag-call ang Bren Esports for the Turtle knowing na wala nang gaanong mobility na manggagaling kay Kazen. And they were far away from that Turtle Skirmish. And then, the result of that, Super Marco, very comfortable. Kukuha na naman siya ng panibagong Tori. Unfortunately, it won't just be enough. Pero ramdam mo yung pressure na ibinibigay ng Bren to the gold lane, and Donut is feeling it right away. Sa kanyang ginagawa nung Bren, parang yung gustong gawin ng Nextplay Evo, sila na pag-execute. Kanina pa nandun yung Nextplay sa may bottom lane, but this time around, Bren ginawa nila, and almost konti na lang or ilang hits na lang to ni Super Marco. Ngayon naman, ang facing ng laro na ito ay nakasama na sa side ng Bren at Elpizo dito. Meron siyang engagement dito ang counter, pero hindi yun magiging enough para i-take down. That is still the Valentina, and kahit papano ay may kunat naman pala yung Valentina para mabuhay doon sa may lethal counter. Limang membro na ng side ng NXPE ang nandito sa may mid lane. Para bagang pinipilit nilang patigilin yung pagdudugo na nagaganap sa kanila ngayon. Oh, kailangan talaga nila, parang nangyari ngayon for NXPE, basta struggle sila kasi as much as possible gusto nila ng teamfight wherein marami sila because of that cult altar. Pero nangyayari for Bren kasi sobrang ilap nila in a way na more on single targeting, specific lane. Kaya parang ang hirap ngayon for NXPE na kailangan natin ng teamfight, pero parang tayo mag-teamfight. Saka yung ginagawa ng Bren Esports, we're taking one way or another. Kung hindi nyo kami bibigyan ng kills, kung hindi kayo magpapapunish sa amin, sige, kukunin na lang namin yung objective nyo. Nakuha nila yung middle lane turret, and then right after that, Nextplay Evos nag-disengage para at least walang makuha sa kanila na kahit sinong hero. And yung naging resulta naman nun ay nakuha din yung purple objective na dapat sana ay mapunta kay Kazen. So now, nauna sila na makapwesto dito sa ating Lord Pit. This is not a Luminous Lord just yet. Pero ang kailangan mong pagtuunan ng pansin is yung NXPE. How will they be able to bounce back, or Bren Esports takes the objective again? Ito na naman yung face check ni Ogwen. Si Yu ay nandoon manggagaling katapat ni Yelly Hayes. So pwede siyang mahaltak dito. Pero Super Marco na nagpa-front. Elpizo, so, oh sakit! 4-7 na damage habang tinutuloy pa rin ni Kyle Dizzy. Yung kanilang Lorden. Bren Esports will secure that Lord. At alam naman natin ngayon na ang carry, hindi man siya ginagamit ng karamihan. Pero kapag ka ikaw ay isang, sabihin na natin, master musikari, ganito yung damage output na pwede niyang ibigay sa isang laban. And given that, ang meta natin ngayon is yung mga side laners, mga tanki din eh. Yung mga jungle, mga tanki din. So parang, ang nangyayari ngayon is,
ito yung prime time para bumalik si Kari, pero ang nagiging problema niya lang is yung kit na hindi siya makakatakas ng madali kapag nalapitan na siya. Incredible frontlining coming from Ogwen, Kyle TZ, and the rest of the gang. Napapansin mo yung pokes na ibinibigay ni Few. Hindi sila nakakalabas ng hindi nangangalahati yung buhay nila. There's your turret damage. At least there will be enough minion wave here for them at this point. Pero Lord, nandun na sa bandang ilalim. Lord, ginamit na rin ni Few para mas makapitalize ng side ng Bren yung Lord. Super Marco will do the free hit. Napaka-grabbing slow para sa side ng Bren. Madedepensa ng El Piso. Ginamit din ang sarili niya. Real world manipulation. Tatakas dito ng side ng Bren. Mapasok sila ni Jay with the demonic force. Pero si Super Marco on target. May kita pa rin. Okay, napakakot yung mga PSG ng Bren. Kyle DZ as well. Super Marco with that kill. Grabe ang defensa pinapakita nila ngayon against NXPE. Bren Esports. Unti-unti na silang kumakatok dito sa base ng side ng NXPE. Inhibitor turret onto the bottom lane is down. Si Kyle DZ nandito na sa may taas. Siniset up na nila yung pagbasag nila. 80 seconds till the next Lord KZ. Nag-aanap siya ng resources dito para ma-farm si Donut. Hindi niya mapalo yung finarm niya kanina pa. Oh, 6K yun, oh. Pero wait lang, nagkaroon na ulit ng setup from El Piso. Disengage for Bren. At pwedeng ito ang timing naman as Pandora will come in. Siyang tatargetin ng mga players ng next play Evo Sinde. Mag-clear muna sila ng minion wave. Mid lane inhibitor turret naman ang target. And this could be another Lord teamfight para sa ating dalawang teams na magre-respawn in 45 seconds. Next play, Evos, nagsisimula na silang mag-build ng mga defensive items, but in the result of that is hindi sila magkakaroon ng enough damage. GLE Haze, yes, nakasecure siya ngayon ng Radiant Armor, so that's less problems pagdating sa poking department na binibigay din naman sa kanila ni Few. And bukod pa doon, we're also taking note of the fact that Bren Esports is now leading 9K or almost, actually, 9K na nga pagdating sa ating gold. So next play, Evos, they can't really find a way para makapag-engage ng laban. Kailangan nila ng isang major setup. Oh, be able to sustain the fights. Pero Kaizen, Pandora, nakita sa baba. Yung nagpe-fencing, nakatapat ang nagpa-boxing. Pero alis muna dito si Kaizen. And we really have to say, grabe yung information na binibigay ni Owen. Napakalalim niya. Kumbaga lahat ng papasok dito, habulin niya lang para makita ng kanyang mga kakampi. And ready sila doon na this is the second Lord of our game. And Bren Esports, mabilis ang paglabas ng kanilang unang pangalawang Lord dito sa ating laro. And for Bren Esports, gusto nila i-delay to kahit papano. At kung mapansin mo naman is talagang meron nang nagmamando nung top lane, yung mid lane, para kahit papano ay sumabay at sumabay doon sa pag-push ng Lord doon sa may bot lane at maging preoccupied ang side ng NXPE para hindi na nila ma-def yung mga inhibitor turrets. At Kaizen dito, gumamit ng Electro Final Blow. Pero yung nga lang, El Piso with the counter real world manipulation habang yung Lord ay dedepensahan. Na konting hit na lang ang Torres sa may top lane pero madedepensahan pa rin dito ng next play Evos. Even for Bren, makasira sila ng Torres sa may middle lane at mukhang gusto na rin nilang istorbohin lahat ng mga lanes as Pandora would be out the bottom lane. Tatlo ang nasa may top lane na Kyle DC dito. Kyle? Ay, naka-ready na rin. Real world manipulation. Uy, na ginamit na. Pero grabe yung support ni Pandora. Pandora! Kamuntikan pa with a double kill. Cold Altar ay ginamit na rin. Free Tito Kaizen with an Electo Final Glow. Pero nandun na. Mawawala na ang passive of that ultimate as Renny J will use that flame shot. Nag-change target. Fiyo kanila target. Pero nga lang, apat laban sa tatlo. Walang taga-free dito para sa next play Evos as a new minion wave will be here. Pero hindi makapasok si Super Marco. Kailangan na natagal Brit Kaizen ay nandun pa rin as KDC will do the tower lock for Bren and it is a win para ngayon sa Bren.